Ang buhay ng isang tao ay maihahalin tulad sa isang tuldok. Bagamat isang tuldok, ay meron itong salaysay at kahulugan. Tulad ng isang ibong malaya, ang mga tao ay naglalakbay mula sa bayang sinilangan patungo sa ibang bahagi ng mundo. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay tungkol sa isang dating miyembro ng isang banda na sumikat noong 1970s at patuloy na namamayagpag ang mga kanta hanggang sa kasalukuyan. Siya ay walang iba kundi si Cesar Bañares Jr. ng bandang ASIN. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka sa aking channel at gusto mo ng mga nilalaman na nagbabalik tanaw sa ating nakaraan, ay mag-subscribe na. Si Cesar Bañares Jr. ay nagtataglay ng mga talento sa musika. Kabilang siya sa dalawang orihinal na miyembro ng banda na si Mike Piliora. Nag-umpisa silang tumugtog at tinatawag na Mike and Cesar sa mga pub houses sa Metro Manila noong 1976. Makalipas ang isang taon, ay dumagdag si Lolita Carbon sa grupo upang punan ang gitnang boses. Pinangalanan na ngayon ang tatlo bilang Salt of the Earth, hango sa kantang pinasikat ng bandang Rolling Stones at mula sa biblical metaphor na kumakatawan sa pagiging mapakumbaba ng mga tao. Noong 1978, ay pumirma ng kontrata ang tatlo mula sa recording company na Vicor Music, kasabay ng pagpapalit ng pangalan mula sa wikang Ingles na Salt of the Earth tungo sa Tagalog na asin ng lupa, hanggang sa nakilala na lang sa salitang asin ang banda. Ang mga kanta ng asin na kinabibilangan ni Cesar Bañares Jr. ay nakilala sa mga awiting pumupukaw sa damdamin ng mga Pilipino sa mga isyong pampulitika at panlipunan. Ilan sa mga sumikat na kanta ng banda ay ang Masdan Mo Ang Kapaligiran. Ang Bayan Kong Sinilangan. Pagbabalik. Balita. Tuldok. Usok. Ang Buhay Ko. Himig ng Pag-ibig. At marami pang iba. Noong March 18, 1993, ay isang malungkot na pangyayari ang bumulaga sa tagahanga ng banda. Alas 9 ng gabi, ay nagkaroon ng kaguluhan sa isang bar sa Coronadal City, at dito ay napatay ang ating bida sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo. Ayon sa mga testigo, ay nagkaroon ng alitan sa pagitan ng biktima at mga sospek sa loob ng bar. Ayon sa salaysay ng mga saksi, ay binato ito ng bote sa ulo, binugbog, at hindi pa nakontento, binaril sa ulo. Matapos ang 7 years na paglilitis, ay napatunayan sa hukuman na ang akusado na si Attorney Gualberto Catalunya Jr., at ang magkapatid na Jolito at Joel Castracion, ay guilty sa pagpatay kay Bañares. Hinatulan ang mga ito ng habang buhay na pagkakakulong at pinagbayad ng mahigit 1,000,000 piso. Nakulong ang mga akusado sa New Bilibid Prison, ngunit nakalaya rin si Attorney Gualberto Catalunya Jr. matapos ang 14 years na pagkakakulong. Ito ay matapos na ibaba ng korte sa homicide mula sa murder ang kaso. Noong July 14, 2010, muling nagkasama ang dalawang natitirang miyembro ng ASIN na si Mike Piliora at Lolita Carbon. Ang dalawa ay tumugtog sa pagsisimula ng Tinalak Festival sa Coronadal South Cotabato upang magbigay pugay sa namatay na kasamahan. Dito na natin tinatapos ang kwento. Kung mayroon kang reaksyon o karagdagang impormasyon, mangyaring magkomento lamang sa ibaba. Maraming salamat sa panunood. God bless.